Okay, so ayun, tapos na kaming kumain, tapos na kaming gumala, tapos na kami mag-picture taking. Tapos na kaming mag-vlog. Ay, ito na yung huling video bago kami umuwi. So today is alas 5 pa lang. Magsi-6 pa lang. So today is our 3rd anniversary. So sabi niya nga 3 taon na kami naglolokohan. Pero at least successful yung lokohan namin kasi umabot ng 3 taon. Ang cute daw nung picture niya. So ilalagay na lang namin rin yung picture na yun dito sa vlog na to. So ayun, hindi ko alam kung ano talagang sasabihin ko tungkol dito. Gusto kasing, alam mo yan, yung tuwing gagawa ako ng vlog na naggagala lang ako, gusto ko yung meron akong sasabihin matino. yung para bang may lesson. Alam niyo naman eh, ganun yung mga videos na ginagawa ko eh. So gusto ko talaga meron matino. Pero wala akong masyadong maisip. Nag-iisip ako ng about sa may kinalaman sa relationship siguro. I'm no relationship expert. Kasi as you can see, as you already know, sasabi ko nga lang, 3 taon pa lang naman kami. And hindi naman ako relationship expert. Pero siguro na lang para sa inyo mga networkers out there na meron kang karelasyon. So, yun na lang. Para sa inyo na lang. Huwag natin muna. Even naman sa mga single, para at least prepared din kayo. So, makaka-relate sa akin dito is yung mga matatagal na rin na sa relationship nila. Networker ka man o hindi, doesn't matter. Hindi naging smooth yung relationship namin ni Grace. Nagbablog din siya doon. So, hindi naging smooth yung relationship namin. Marami kaming pag-aaway every single day. Sa totoo lang, every single day nag-aaway kami. So, hindi perfect. Hindi siya smooth. Pero, bakit umabot pa rin kami ng ganito katagal? Kasi nga, siguro, maturity. Siguro, yun yung naisip ko. Tsaka, proper communication. Kasi wala namang tawag dito, siguro wala namang problema na hindi nadadaan sa magandang usapan. Pag parehas ng party, ikaw tsaka yung ka-relationship mo is willing makipag-usap ng matino. So yun yung iniisip ko, isa sa mga kumbaga parang reason kung bakit kami nagtagal, yung understanding sa isa't isa. Marami kaming actually, sobrang dami namin pagkakaiba kaysa pagkakaparehas namin. Kaya tama nga yung sinasabi na opposite do attract. So, totoo yun. Tama yun. Kasi halos sobrang dami. Hindi ko nga... Ngayon nga iniisip ko kung ano-ano ba yung pagkakaparehas namin dalawa. O, tama ko, diba? Ang dami, diba? So, wala. Halos wala. Yung mga paborito kong pagkain, ayaw niya. Paborito niya, ayaw ko. May mga lugar siyang gusto kong puntahan, ayaw kong puntahan, gusto kong puntahan, ayaw niyang puntahan. Ako, may liga akong magbasa, siya hindi. Diba? Alam mo yun, ang dami naming differences. Pero most of the time, yung mga couples na ang daming similarity, sila yung madaling nagbe-break. Siguro, hindi naman sa lahat ng oras, pero sa napansin ko, sa mga friends ko, sa mga kakilala ko na maraming similarities, madalas sila pa yung nauunang mag-break. And once again, hindi nga kami perfect na couple. Marami kaming flaws, marami pa kaming hindi kami relationship goals. Every single day nag-aaway kami. Kumbaga yun yung kumukumpleto sa mga araw namin. Pag hindi kami nag-aaway sa isang araw, gagawa kami ng dahilan para mag-aaway kami. Yun. So, pwede nyo rin gayahin kung gusto nyo. yun yung ginagawa namin para tumagal yung relasyon. Kailangan mag-aaway kayo every day. So, yung tip number 1. Diba? So, hindi, joke lang. Depende kasi sa inyo. Kaya kami madalas mag-away kasi nga, hindi madalas eh, palagi. Kasi nga marami kaming differences na hanggang ngayon, hindi pa rin, yung meron talagang mga bagay na parang hindi siguro talagang maaayos pagdating sa inyo. Yung, meron kasi yung mga bagay, for example, ako, madami akong ganung bagay na kailangan para kami magkasundo, kailangan gawin niya to, kailangan maging ganto siya. May mga bagay na hindi talaga ganun eh. Pero
paulit-ulit ko na lang nire-remind din yung sarili ko na ano, ito, power payaman tong ano na to, tong quote na to, na I love you despite of is much better than I love you because. Power! Payaman! Ang lupit nun, bro! English yun, bro! So, yun yung, ano, yun yung palaging nare-remind ko sa sarili ko. I love you despite of. Ibig sabihin, mahal kita kahit na. Kahit na ganyan ka, kahit na bugnutin ka, kahit na tupakin ka, kahit na abnormal ka, kahit ganyan ka, mahal kita, tanggap ko yan. Kesa dun sa mahal kita dahil, kinikilig daw siya, mahal kita dahil ganto ka, dahil maganda ka, dahil mabait ka, dahil alam mo yun, kung ano-ano pang mga reason. Kasi madali yun eh. Diba? Madaling sabihin sa tao, mahal kita kasi maganda ka, pogi ka, sexy ka, macho ka. Madaling sabihin yung mga bagay na yun. Pero ang hirap sabihin ng mahal kita kapag lumalabas na yung totoong ugali, na andyan na nagsisimula yung ano, disagreements, misunderstanding. Diba? Doon mo na nakikita na, especially pag babae, diba? Mga lalaki, alam ko, makaka-relate kayo. Tupakin, diba? Pag tupakin yung jowa mo, normal yun sa mga babae na tupakin talaga sila. Hindi ko alam kung bakit, pero ayoko nang tanongin, ayoko nang mag-isip kasi sumasakit lang yung ulo ko. Basta ano na lang ako na lang yung mag-a-adjust. Mayroong mga bagay na, pero hindi sa lahat ng oras ikaw yung mag-a-adjust. Ito mga sinasabi ko, by the way, ano to ah, based on experience to ha, hindi to based on theory, nabasa ko, narinig ko lang kung saan. Based on my experience, hindi sa lahat ng oras ikaw mag-a-adjust, so kailangan i-explain mo din sa partner mo. Especially kung networker ka, very important na yung partner mo is ano siya, hindi naman necessarily na susuportahan ka o gagawin yun rin yung business. Hindi naman ganun eh. Kumbaga, kailangan na iintindihan niya kung bakit mo ginagawa. And para maintindihan niya, isa sa mga suggest ko is heart-to-heart talk. Walang, hindi yung i-explain mo sa kanya in a way na pinipilit mo siyang maintindihan. Hindi yun. Kumbaga, heart-to-heart talk, for example, ayaw nung jowa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo yung business, pwede mong sabihin sa kanya na, honey, kung ano man tawagan nyo, hindi yun ang tawagan namin, by the way, kung ano man yung tawagan nyo, pwede mong sabihin sa kanya na, pagbigyan mo ko kahit 6 months na gawin to, itong business, subukan ko lang for the next 6 months, kahit hindi mo ko suportahan, kahit hindi mo ko ponduhan, or kahit hindi mo to gawin na business, kumbaga parang, ano lang, pagbigyan mo lang ako, susubukan ko lang siya, at kung wala man mangyari within the next 6 months or 1 year, titigil na ako. Okay, para hindi na natin to pag-usapan. Pagbigyan mo lang ako. Simple as that. Di ba, sabihin mo lang sa asawa mo, wag mo na kasing, o girlfriend mo, boyfriend mo, wag mo na kasing awayin, nakaka-explain na ano, yung alam mo yun, yung inaaway, madalas kasi hindi ito na ituturo sa, ano, hindi ito na ituturo sa mga networkers, inaaway yung asawa, minsan pa nga, sinasuggestan pa ng apply na makipag-break na, isipin mo yun, napakalaking katangahan nun. So hindi siya worth it. Break ka na daw kasi focus ka lang daw sa business. Kalokohan 'yun. 'Di ba? Kailangan ka ikausapin mo, kailangan magkaroon kayo ng pagkakaintindihan. Hindi naman kailangan necessarily na 100% support yung partner mo. Pero pagbigyan ka lang niya para hindi ka niya i-negative. 'Yun lang naman yung importante doon kasi malaking bagay din kapag ka ni-negative ka ng partner mo. Nakaka-apekto talaga eh, 'di ba? Kahit naman siguro kapag ako i-negative nito, maapektuhan din ako eh. Kasi nung nag-start ulit ako ng business, ilang beses na ako nag-fail sa network marketing. And siya, ayaw na talaga niyan maniwala. ayaw na niyan mag-network. Hindi na yan naniniwala talaga. Pero, yun nga, pinilit ko lang talagang patunayan na meron talagang mararating. Meron talagang magiging magandang result. So, nagtuloy-tuloy lang. And then, fast forward. Oh, ito na nga. Eh, dalawa na kami. So, siya, ginagawa na rin niya yung business. So, though siya yung nasa product sales part ng partnership namin, 'di ba? Ako yung nasa network. So, at least ganun pa rin kahit hindi siya nagne-network siguro sa ngayon. Ewan ko diyan kung anong plano niya sa buhay niya. Pero ngayon nasa product sales siya, ako nagne-network, networker talaga ako eh. So, doon kami nagpa-partner, 'di ba? So, sa inyo sa mga relationship, kung ikaw pinipigilan ka ng partner mo, kausapin mo lang in heart to heart, pagbigyan mo lang ako. 'Di ba? Huwag mong awayin, huwag mong convince na hindi maganda 'to, power dito, payaman dito kasi yung mga apply namin payaman. Hindi siya ganoon nag-work. Okay, mas lalo kang hindi maiintindihan yung partner mo. Kausapin mo lang siya in a peaceful way. So, kahit na hindi mo ako suportahan, basta hayaan mo lang ako na gawin 'to.
Okay, so yun lang sa ngayon yung maire-recommend ko kasi padilim na ng padilim. Kailangan na namin uwi. Siguro gawa rin na ako ng hiwalay na video regarding dito. Actually, isa sa mga topic ko yun eh. Nagagawa ko ng video regarding dito kapag pinipigilan ka ng family mo. Hindi lang ano eh, hindi lang partner, hindi lang relationship partner, kundi na rin family mo, parents mo, kapatid mo, o kung sino ka man. Gagawa ko ng hiwalay na video regarding dito. So, for now, yun lang muna yung maiaano ko sa inyo, masasabi ko sa inyo. Which I hope marami rin kayo natutunan kahit papano. So, that's it. Ito na yung tapos, pagtapos ng aming vlog dito sa Samkara, dito sa Lukban, Mahayhay yata to. Hindi ko alam kung saan, basta napakalayo sa amin ito. So, yun. I hope marami kayo natutunan, guys. Make sure apply nyo lahat ng mga natutunan nyo. Like nyo yung video na to. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na para power payaman tayo. Okay, so, bye-bye. See you. Payaman? Power ba? Payaman? Sure, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!